Malapit na malapit na magsimula ang 2023-2024 NBA season at ang Lakers ay nagkaroon ng magandang off-season. Nagsimula na ang training camp pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin masabi ni Coach Darvinham kung sino ang panglimang player na pupuno sa kanyang starting lineup. Ang apat na starter ng Lakers ay sina LeBron James, AD, D'Lo at Austin Reeves. Sa practice, sinasabing si Jalen Hood-Schifino ang outstanding. Pero malabo naman na mapasama siya sa starting lineup. Si Jackson Hayes ayon sa komento ni Coach Darvinham ay pwedeng maging starter. Actually, napakaraming player ang pwedeng maging starter para sa Los Angeles Lakers. Andyan si Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Jackson Hayes at maging si Christian Wood. Depende siguro sa match-up, mga amigo. Kilalanin natin ang 10 best player ng Lakers this upcoming season ayon sa isang sports website. At kung hindi nyo gusto ang pagkasunod-sunod ay pwede kayong maglagay sa comment section ng player na gusto nyo. Number 10, Taurean Prince. Si Taurean Prince, mga amigo, ay 6'8 wing player kung saan hindi naman masyadong impressive ang kanyang stats, averaging only 9.1 points, 2.4 rebounds, 1.6 assists, 0.5 steals at 0.3 blocks per game. Pero ang napaka-impressive dito kay Taurean Prince, mga amigo, ay ang kanyang mga intangible things na nagagawa. He is a good defender at may kakayahang umiinit sa scoring. Ang kanyang malupit na depensa ay kayang pahirapan ang mga star player ng kalaban. Ang kanyang kakayahan na stretch ang floor kung saan tumitira siya ng 38.1% sa 3-point area ay isa din sa dahilan kung bakit napakahalaga niya dito sa Los Angeles Lakers. Pwede rin siyang pamalit kay LeBron James, mga amigo, lalo't pinaplano ng Lakers na i-load manage ito. Number 9, Cam Reddish. Sa Reddish, mga amigo, ay isa ring wing player standing 6'8" na may kakayahang i-stretch ang floor. Higit sa lahat, mga amigo, maaasahan din ito sa depensa gamit ang kanyang mahabang kalamay. Last season ay nag-a-average lang ito ng 9.7 points, 2.2 rebounds, 1.4 assists, 1 steals at 0.4 blocks per game. Bata pa at may malaking potensyal maging star player itong si Cam Reddish. Huwag din natin kakalimutan, mga amigo, siya ay dating lottery pick kung saan napili siya bilang 10th overall pick last 2019 NBA draft. Kaya din itong umakaw ng offensive load sa Los Angeles Lakers lalo na kapag uminit ang kanyang shooting. Number 8, Jackson Hayes. Si Jackson Hayes, mga amigo, ay batang-bata pa kung saan 23 years old pa lamang ito at napili bilang 8th overall pick last 2019 NBA draft ng Atlanta Hawks at na-trade agad sa New Orleans Pelicans. Si Jackson Hayes ay isang athletic big man standing 6'8" at may malupit na shot blocking ability. So, maihahambingan natin siya, mga amigo, dito kay JaVale McGee dati sa Los Angeles Lakers. Si Jackson Hayes ay nag-a-average ng 5 points, 2.8 rebounds, 0.7 assists, 0.4 steals at 0.4 blocks per game. Matututo si Jackson Hayes dito kay AD kung paano mas maging effective, mga amigo, the big man sa ilalim ng pinta. Ang kapital nito, mga amigo, ni Hayes ay ang kanyang sipag para mas magamit siya sa rotation ng Los Angeles Lakers, lalo na kapag nakaupo si Anthony Davis o kahit na kasama niya sa loob ng court. Number 7, Gabe Vincent. Si Gabe Vincent, mga amigo, ay masasabi natin na pamalit dito kay Dennis Schroeder. Last season, si Gabe Vincent ay nag-a-average ng 9.4 points, 2.1 rebounds, 2.5 assists, 0.9 steals at 0.1 block per game. Si Vincent, mga amigo, kahit na maliit ay maaasahan din sa depensa dahil sa kanyang malupit na anticipation ng mga pasa at kaya din niya magbigay ng pressure sa mga gwardiya. Well,
Bagamat masasabi natin na kung depensa ang pag-uusapan, mas malupit pa rin itong si Dennis Schroeder. Ang nag-stand out talaga dito kay Gabe Vincent Mamigo ay ang kanyang shooting na naging malaking contributor pa nga siya last season dito sa Miami Heat, at masasabi natin na siya ang naging third star sa pagkawala ni Tyler Hero dahil sa injury. Number 6, Jared Vanderbilt. Si Jared Vanderbilt, mga amigo, ay naging integral part para sa Los Angeles Lakers last season, lalo na sa playoffs, dahil sa kanyang napaka-solid na depensa sa star player ng kalaban. Kaya nitong bantayan ang 1-4 position gamit ang haba ng kalamay, speed at athleticism. Bukod pa dyan, mga amigo, matindi rin ang hassle nitong si Vando, lalo na nang bantayan nito si Stephen Curry na talagang hirap na hirap gumawa ng tira. Sumalaki talaga ang impact ni Vando sa panalo ng Lakers, kung saan last season ay nag-average ito ng 7.9 points, 7.5 rebounds, 2.4 assists, 1.1 steal at 0.3 blocks per game. Ang maganda dito kay Vando ay napaka-solid rin itong rebounder, at kapag na-improve niya ang kanyang shooting sa labas, naku, halimaw ang player na ito, mga amigo. Last season ay tumitira lamang ito ng 32.2% sa 3-point area, kaya naman minsan ay pinapabayaan siya ng kanyang defender at tumutulong sa ilalim para bantayan itong si Anthony Davis. Kaya naman nabawasan ang kanyang playing time versus Denver Nuggets. Number 5, Rui Hachimura. Si Rui Hachimura ay nagkaroon ng breakout season sa Lakers, lalo na last playoffs, kung saan naging napakahalaga ng kanyang shooting sa Lakers. Siya din ang pinapabantay minsan dito kay Nikola Jokic last conference finals, at dahil sa ginawang ito ni Rui sa Lakers ay naging untouchable siya. Si Rui Hachimura ay kayang-kayang umiscore sa maraming paraan. Solid siyang mid-range shooter, 3-point shooter at maging post-up, mga amigo, ay kaya niya ring umiscore gamit ang kanyang malaking frame ng katawan. Last season ay nag-average ito ng 11.2 points, 4.5 rebounds, 0.9 assists, 0.3 steals at 0.4 blocks per game. Ang downside kay Rui Hachimura ay hindi siya masyadong mabilis para bantayan ang mga gwardiya, at medyo mahina din sa playmaking, which is okay naman kasi andyan si D'Lo, LeBron at maging si Austin Reeves na maayos naman maging playmaker. Ayon sa report, kasama lagi ni Rui Hachimura si LeBron James mag-workout, kaya tingnan natin kung ano pa ang na-improve ni Rui Hachimura ngayong darating na season. Si Rui din ang pinaka-perfectong kandidato na pamalit dito kay LeBron James, lalo na't binabalak ng Lakers na i-load manage ito. Ibig sabihin, babawasan ang playing time. Number 4, D'Angelo Russell. Si D'Lo ay pangit ang naging postseason game, pero kahit na ganon, huwag natin kakalimutan na malupit na player ito at dating All-Star. Si D'Lo din ang maaasahan na playmaker malupit magpatakbo ng pick and roll play next to LeBron James. Si D'Lo sa postseason ay nag-a-average lamang ng 13 points, shooting 42.6% from the field at 31% from beyond the arc. Malayo yan sa 17.8 points during regular season. Si D'Lo ay isang gifted na offensive player, kaya kapag nag-init, mahirap talagang mapigilan at kaya niyang mag-attract ng defender para malibre sa loob itong si LeBron James at Anthony Davis. Number 3, Austin Reeves. Si Austin Reeves ay kagagaling lamang sa FIBA at impressive ang kanyang ipinakitang paglalaro para sa Team USA. Si Reeves din ang fan favorite at malaki ang impact sa panalo ng Lakers. Hindi ito takot sa big stage, kung saan during playoffs ay mas umangat pa ang kanyang production. From 13 points during regular season ay naging 16.9 points ito, mga amigo, sa playoffs. Si Reeves ay mataas ang basketball IQ, hangang-hanga sa kanya si The King LeBron James. Bukod pa dito, nakuha niya rin ang playing style
ni James Harden at Trae Young na malupit kumuha ng foul at malupit din na playmaker, mga amigo, bagamat shooting guard ang kanyang posisyon. Number 2, Anthony Davis. Ayon kay LeBron James, si Anthony Davis na ang face ng Lakers franchise. Si AD kapag healthy ay isang halimaw offensively at defensively. So, balit ang sad reality ay hindi makompleto ni AD ang 82 games na ayon sa media day ay sinabi nito na ang kanyang goal ay maglaro ng 82 games, mga amigo. Well, tingnan natin kung talagang magagawa ni Anthony Davis ang naturang bagay. Si AD ay nag-average ng 25.9 points, 12.5 rebounds, 2.6 assists, 1.1 steals at 2.2 blocks per game. Walang duda, siya ang isa sa pinaka-talented na big man ng liga. Kaya kapag naging healthy siya hanggang katapusan, walang duda na malayo ang mararating ng Los Angeles Lakers. At ang number 1, walang iba kundi si The King LeBron James. Si LeBron ay 39 years old na at papasok sa kanyang 21st season sa NBA, pero hindi pa rin nagpapakita ng kahinaan sa laro. Last season, siya pa rin ang leading scorer ng Lakers, averaging 28.9 points, 8.3 rebounds, 6.8 assists, 0.9 steals at 0.6 blocks per game. Asahan na natin na bababa ang production na yan dahil pinaplano ng Lakers na load manage itong si LeBron this upcoming season para manatiling healthy at fresh sa darating na playoffs, dahil iba rin talaga ang playoff LeBron. Wala ka lang kailangan pang sabihin kay LeBron in terms of basketball. Simply the best. Ang hindi ko lang gusto sa ranking na ito, mga amigo, dahil wala itong si Christian Wood na masasabi natin na isa sa pinaka-solid addition ng Lakers this off-season. Last season sa Dallas Mavericks ay nag-average ito ng 16.6 points, 7.3 rebounds, 1.8 assists, at 0.4 steals per game. Kung irarank ko itong si Christian Wood sa Lakers, ay pwedeng pang number 6 ito at mawawala itong si Taurean Prince sa number 10. Kayo ba, mga amigo, sino ang iyong top 10 best player sa Lakers this upcoming season? Hanggang saan kaya aabot ang Lakers, mga amigo?